nandito ngayon tayo upang talakayan natin yung TRI-50 undercurrent monitoring device. Ayan, naka-on na po yan. Pag naka-on po yung ating unit is makikita nyo po yung green na ilaw, yellow green at saka pula na ilaw. Now, tuturuan ko kayo kung paano mag-seating. Okay? Kung paano natin i-seating yung ating undercurrent monitoring device. And guys, nakikita nyo ngayon 9.7 yung ating amperahe. Ngayon, nag-andar po yung ating motor na wala na po yung ilaw na pula dyan. Okay? So, kung nakikita nyo yan, we have to make it focus. Mag-focus tayo rito. Ito po yun. Ito po yung time delay. Knob sa baba. Time delay po yan. Okay? So, ito po yung accuracy. I-turn po natin yan pataas hanggang iilaw po yung pula, tapos ibalik lang po natin kunti, yun po yung seating. Yun o, oh, yan, nag-blink, ibalik po natin. At the last, pag ulitin ko ha, mag-blink yun, ibalik nyo po yan, yan, ibalik, kunti. Ngayon, to prove na mamamatay po yan, 9.7 ampere, okay? Papatayin po yung isang motor, makikita nyo po na mag-blink po yun, which is mag-undercurrent po siya. Yan o. Okay, so makita nyo pa, nag-blink siya, namatay po yun. Sabihin, nag-function po yung undercurrent monitoring device natin. So accurate, tamang seating, tamang ikot ng ating kable doon sa current transformer. Ibinatupo niya dito sa E1, B1 at saka B2. Tamang seating. So nag-underload po siya. Ibig sabihin, pag yung motor natin is umandar, mayroon pong tubig. So lumabas po yung tubig. Pag nag-dry running po yun, mababasa po rito sa ating current transformer na undercurrent po siya. Kaya nga undercurrent yung ating device na ginamit para mabasa po niya na dry running or walang tubig. So safety po yung ating motor dahil sa command galing dito sa ating current transformer papunta dito sa TRI-50 is nag-off po siya or nag-command po ito ng undercurrent, kaya po namatay yung ating control. So napakaganda, napakaayos, napakaliwanag, napakalinaw na accurate yung ating undercurrent monitoring device, which is PRI-50 Elco Company. Yan po yun. Now, depende po yan sa seating. Kung sinusunod nyo yung tama, sinusunod nyo kung anong sinasabi dyan, 100% magiging maayos po ang lahat. So make it sure na proper seating. Follow the instruction. Sundin para magiging accurate ang seating. So ganun lang po yun. Tamang pag-seating, ikutin. Pag nag-blink yung ilaw, ibalik nyo konti at the last inch ng seating na yon, tapos babawas ng amperahe. Magkukumand ng off ito. Yun po yung tamang seating ng ating TRI-50. So hanggang dyan lang muna guys. Dagdag kaalaman. Thank you very much. We are TRI-50. Ano po yung voltahe natin? Ayan.
undercurrent monitoring relay, undercurrent monitoring device. Yan po yun. Masahan po yan, guys. Guys, ito yung ating drawing, hand drawing ng ating PRI-50 elbow, yung ating pinaka undercurrent monitoring device. So yun, galing sa line 1 neutral. 3-pole po yan, hindi na natin direnewing yung dalawa. Voltage monitor po yan, then after this overload, pump 3. Pumunta po tayo dito sa overload, then stop push button po kagad tayo. Ayan po yung function, A1, A2. Bridge po yan. Saan po pumunta yan? Sa number 15. Sa common po ng ating contact sa ating PRI-50. Okay. So kung naka-on po yan, may power na po yan. Ito, oh. Ito, karoon po ng power yan. So yung kurente po is nananatili po sa 16, which is hindi po natin mapa-under ito kung wala pong load. Kaya kailangan may load po dyan yung city natin, at least mababasa niya sa kapwa under yan. Now, paano mo gagawin yon na ang contact is nandito sa 16, wala dito sa 18, which is nandito sana sa 18 yon, para at least tuloy-tuloy tayo doon sa contactor natin. So ang ginawa natin dyan is binagyan natin ngayon ng relay in order to start the contactor alone without any load. So yun yung ating ginawang paraan para at least mapapansyon natin ng maayos yung panel control natin kahit walang load. Now, maraming paraan ng pag-wirings niya, pero dito sa akin, ito ang nilatag ko para sa wiring diagram ng PIR-50. So, naka dyan, common, normally open ng relay, which is nandito yung relay natin. O, diba? 16. Start push button. Pag ini-start mo, kakapit ngayon yung kurente. Nandyan, nag-start ngayon yan. Bababa. O, diba? Tapos, normally open. Natural, pupunta sa iwan ng contactor. A-under po na, a-under po yan din. Pump on. Ibig sabihin, wala na yung kurente doon sa 16, lumipat na dito sa 18, so nakapasok na po tayo. Naka-on na po yung contactor natin. Yeah. So mag-on na po or mai-on natin yung ating panel control without any load. To check kung talagang ano yung ating panel control, kung talagang tama lang. So yan yung tamang paraan ng pag-wirings nitong PRI-50 Helco na undercurrent monitoring device. So guys, ang ganyan lang muna, maraming salamat. So ito guys, palaging pakatandaan yan, yung main cable natin kung saan pupunta yung current transformer natin, which is yun. Depende kung ilan yung primary
at yung conductor truck kung ilang turns yung ating kable. So nakalagay dito na 5. Yan. Susundin natin yan. Hindi pwedeng hindi mo susundin yan dahil hindi babasa yan ng accurate. Hindi siya magbibigay ng accurate. Hindi siya magbabasa ng accurate papunta dito. Yan. Ang nakikita niyo yan. B1 at saka B2. So dito yan. Sa drawing natin, ito yun. Pero ito yung mga gamit natin. So kailangan sundin kung anong sinasabi ng bawat. So kung makikita nyo rito, alone, sa wiring diagram dyan, is common natin ang 15. Yan. Normally close ang 16. Normally open ang 18. So yan yon. So nandito yan. 15 close, open. Normally close, normally open. Ito po yon yung ating PRI. Dash 50 under current. Okay, under current monitoring device. So napakahalaga po ito, guys. Napakahalaga ito para tutukan, dagdag kaalaman, itanga, to ensure na yung reading ng ating current transformer is accurate. Para ibato niya rito sa PRI 50 natin, then we have to follow. So sundin natin yung mga instruction or mga anong nakasulat dyan para mabasa niya at magiging accurate yung pagbasa ng undercurrent monitoring device. So ito ay hand drawing. Ito, turn over natin ito doon sa AutoCAD para magiging AutoCAD. But now, magamitin lang natin yan, sariling atin, para at least maramdaman nyo yung ating sariling gawa. Dagdag kaalaman natin. It is a challenge to each every one of you guys. Para at least magawa nyo ng paraan or kahit anong mga hakbang yung dapat na magiging trabaho. Yun. Adjust ng oras, time delay, adjust ng accuracy. So dalawang knob lang po yan, all in how it works properly and paano i-seating yung ating PRI dashboard. So makikita nyo doon yung actual ampere ng isang motor, actual ampere ng dalawang motor, which is maiko-compare natin ngayon kung bakit mayroon tayong undercurrent control. Ito ay ginagamit para sa ating protection for dry running, safe sa ating